Trihim na Mayaman. Kabanata 1369. Masyadong malakas. Sino ang nag-aaway dito? Tiningnan lang ni Ling Tia niya ang eksenang ito mula sa malayo bago tumalikod at umalis. Ang labanan sa antas na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang salihan. Ang magagawa niya ngayon ay ipalaganap ang balita tungkol kay Alexander Yang sa Heavenly Palace. Sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga eksperto mula sa Heavenly Palace, magkakaroon ng pagkakataon si Alexander Yang na mabuhay. Maaari talagang labanan ng batang ito si Yu Zuan sa ganoong sukat. Sayang at hindi siya magagamit ng Boundless Sect ko. Isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ng Arctic Spiritual Master. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng Heavenly God Realm. Marshal Uncle Song, agad yumuko ang Arctic Spiritual Master. Hindi pwedeng buhayin ang batang ito. Siguradong magiging malaking banta siya sa hinaharap. Sa sandaling ito, isa pang daloy ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang buong pagmamalaki na nakatayo sa hangin at malamig na nagsalita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang numero unong Divine General ng Limitless Sect, isang half-step na Divine King Realm expert. Tama iyan. Tumango si Marshal Uncle Song. Sabay-sabay tayong umatake. Kung magde-delay tayo, may mangyayari. Sa sandaling matapos magsalita si Marshal Uncle Song, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Marshal Uncle Song ay humakbang pasulong at sinugod si Alexander Yang. Naramdaman ni Alexander Yang ang dalawang malakas na diksen na sumugod sa kanya, at ang kanyang puso ay sumikip. Mamamatay na ba ako? Diksen Mo, Shen Luo, pasensya na. Naisip ni Alexander Yang sa kanyang puso. Nagawa na siyang patakbuhin ni Yu Zuan nang walang kapaguran. Ngayon, may dalawa na hindi mas mahina kaysa kay Yu Zuan. Isang pakiramdam ng kamatayan ang bumangon sa puso ni Alexander Yang. Nang malapit na niyang sunugin ang lahat ng kanyang dugo at si Dixon para lumaban hanggang kamatayan. Sa labas ng larangan ng digmaan, isang gintong liwanag ang agad na sumilay sa buong larangan ng digmaan. Nawala ang figure ni Alexander Yang. Tatlo na lang ang peak na Heavenly Gods na natitira sa battlefield, nakasimangot. Noong una, akala nila ay mamamatay si Alexander Yang, ngunit hindi nila inaasahan na may ililigtas siya. Sino ang nagligtas kay Alexander Yang? Sabi ni Yu Zuan sa malalim na boses. Wala akong ideya. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong eksperto sa Heavenly Deserted World. Natatakot ako na ang taong ito ay isang eksperto sa Divine King Realm. Solemn na ang mga ekspresyon nila. Ni hindi man lang nila nakitang malinaw ang taong nagligtas kay Alexander Yang bago ito na iligtas. Pinatunayan ito na ang taong nagligtas kay Alexander Yang ay mas malakas kaysa sa kanila. Tanging ang mga eksperto sa Divine King ang makakagawa nito. Hindi mamamatay si Alexander Yang. May hitsura din ng isang misteryosong eksperto. Magdudulot ba ito ng kaguluhan sa labanan? Kumunot ang noo ni Yu Zuan at sinabi. Naitali na niya ang buong Moon Palace sa barkong pandigma ng Infinite Sect sa pagkakataong ito. Kung matalo ang Infinite Sect, makakaalis na ang Infinite Sect. Gayunpaman, ang kanilang vast cold palace ay tiyak na magdurusa sa paghihiganti ng buong Heavenly Deserted World. Huwag kang mag-alala. Personal na darating ang ating sect master pagkatapos malutas ang problema sa dagat ng mga bituin. Kapag dumating ang sect master, kahit na ang misteryosong taong iyon ay may lakas ng isang divine king, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang unang makajos na general ay walang pakialam na sinabi. Bukod dito, sa tingin mo may iniisip ka tungkol kay Lan Xing. Tanging ang ating walang hanggan na sekta. Nang marinig ito ni Yu Zuan, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kuwit-kuwit, isang lihim na kuweba. Sa labas ng kuweba, halos dumidiin na ang maitim na ulap sa lupa.
Ito ay itim na itim, at ang malakas na ulan ay bumuhos na parang sandok. Nang tumama ang kidlat sa kalangitan, may bakas ng liwanag sa kuweba. Ang ekspresyon sa mukha ni Alexander Yang ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Matindi ang kanyang mga sugat. Bagamat malakas ang kanyang katawan at halos sarado na ang karamihan sa mga sugat sa kanyang katawan, patuloy pa rin ang paglabas ng dugo. Siya ay nagduso ng isang hindi pa naganap na pinsala, at ang kanyang katawan ay halos mahati. Sinong senior? Napatingin si Alexander Yang sa misteryosong lalaki sa kanyang harapan at nagtanong sa mahinang boses. Sa pamamagitan ng kidlat, nakita niya na ang misteryosong lalaki ay may blond na buhok, at ang mga linya sa kanyang katawan ay tila hinagis mula sa bakal at tanso, na nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sigurado si Alexander Yang na mas malakas pa sa kanya ang pangangatawan ng nasa katanghaliang gulang na ito. Higit pa rito, ngayon lang siya nahawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, at ang kanyang bilis ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa kanyang sarili. Inumin mo. Ang misteryosong lalaki ay naghagis ng isang basong bote kay Alexander Yang. Kinuha ni Alexander Yang ang bote ng salamin at nalaman na puno ito ng walang kamatayang likido na nakita niya sa ilalim ng Celestial Land. Bukod dito, ito ay mas dalisay kaysa sa walang kamatayang likido sa ilalim ng Celestial Land. Nakaamoy na siya ng bakas ng bango sa pagbukas pa lang nito. Kahit ang bango, naamoy niya pa rin. Malaki ang epekto nito sa kanya ngayon. Walang masyadong iniisip. Ininom ni Alexander Yang ang walang kamatayang likido sa loob ng bote ng salamin. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng bisa ang walang kamatayang likido. Pinuno nito ang kanyang katawan ng maraming aktibong elemento, bagong panganak na chi, at walang katapusang masiglang enerhiya na ipinapadala sa kanyang sugat. Ang walang kamatayang likido sa ilalim ng walang kamatayang lupa ay makapagpapagaling sa mga buto ng mga patay na tao. Ang dinalisay na walang kamatayang likidong ito ay higit na pambihira. Malinaw na naramdaman ni Alexander Yang na ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na gumagaling, at ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay mabilis ding gumaling. Nakabawi na ako. Sumunod ka sa akin sa Blue Star. Mahinang sinabi ng misteryosong lalaki, wala na masyadong oras. Sige. Walang pakialam na sabi ni Alexander Yang. Bagamat alam niya kung sino ang makapangyarihang lalaki na ito, sa kanyang lakas, kung mayroon man siyang masamang intensyon, hindi siya makakalaban. Tumango ang misteryosong lalaki, kung gayon ay umalis na tayo. Alam kong marami kang pagdududa sa iyong puso, ngunit kapag narating na natin ang Blue Star, malulutas ang iyong mga pagdududa. Kasabay nito, binuhat ng misteryosong lalaki si Alexander Yang at lumipad patungo sa mabituing kalangitan. Kahit na ito ay isang nangungunang bapor na lumilipad, aabutin pa rin ng ilang buwan bago makarating sa Blue Star mula sa Heavenly Desolate Realm. Gayunpaman, si Alexander Yang at ang misteryosong lalaki ay gumugol lamang ng isang araw upang bumalik sa Blue Star. Sa daan, may star behemoth na kasing laki ng buwan. Ang aura na ipinalabas nito ay nagpapalpitate sa puso ni Alexander Yang. Gusto silang salakayin ng star behemoth, ngunit napatay ito ng misteryosong lalaki. Natigilan si Alexander Yang sa kanyang nakita. Sa sandaling mapunta silang dalawa sa Blue Star, ang matandang pagong sa Dragon Palace ay nagmulat at pumikit. Binuhat ng misteryosong lalaki si Alexander Yang at lumipad patungo sa direksyon ng Devil Forest na pamilyar. Senior, pupunta ka ba sa Celestial Land? Tanong ni Alexander Yang sa mahinang boses. Tama iyan. Sabi ng misteryosong lalaki. Sa sinabi nito, ang ilang mga selyo ay pinakawalan. Isang alon ng kakaibang pagbabago ang lumitaw. Direktang binuksan ang pasukan sa walang kamatayang lupa. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang kwelyo ni Alexander Yang at sa isang iglap ay lumitaw sa pasukan ng palasyo. Saka siya naglakad papasok. Ito pa rin ang parehong lawa na nabuo ng pamilyar na walang kamatayang likido.
Ang misteryosong lalaki ay dumating sa lawa na may pamilyar. Dahan-daang sumagwa ng mantsa ng isang maliit na bangka at lumitaw sa ibabaw ng lawa. Napatingin ang mantsa sa misteryosong tao at bahagyang kumunot ang noo. Hindi pa umabot ang cultivation level mo. Bakit ka pumasok? Walang oras. Inilagay ng misteryosong lalaki si Alexander Yang sa tabi ng lawa. Umindayog ang kanyang katawan at naging isang higanteng gintong ibon. Ang higanteng gintong ibon ay pumailang lang sa kalangitan. Ang buong katawan nito ay nabalot ng isang makinang naliwanag, at ito ay tila isang Diyos. Ito ay walang katulad na kakilakilabot, at mayroon itong aura ng isang kataas-taasang Diyos, na nakatingin sa lahat ng direksyon ng may paghamak. Ito ay isang balahibo lamang ng aking pangunahing katawan. Ang aking pangunahing katawan ay pinipigilan ng isang tao sa walang katapusang dagat ng mga bituin. Sasalakayin nila si Lan Xing sa loob ng ilang araw. Sa ngayon, hindi pa ako sigurado kung ang aking pangunahing katawan ay buhay pa. Mayroong ilang mga matandang halimaw sa dagat ng mga bituin, at sila ay napakalakas. Kahit na harapin sila ng aking pangunahing katawan, ito ay napakahirap. Walang pakialam na sabi ng Gintong Pang. Hindi pa bumabalik ang iyong pangunahing katawan. Sino ang makakahawak sa malaking responsibilidad na ito? Walang pakialam na sinabi ng Ferryman, isa na lang akong natitirang kaluluwa. Kung may darating na tunay na powerhouse, hindi ko siya mapipigilan, kahit na ang matandang pagong na iyon sa Blue Star. Itinutok ng Gintong Pang ang isang kuko kay Alexander Yang at sinabing walang pakialam. Sa tingin ko kaya niya. Abangan ang susunod na kabanata.